Everyone, isang magandang araw po sa lahat ng mga batang nanonood sa araw na to. This is Teacher Rai nagsasabing tara na at matuto sa Math Thinker. If you are ready, let's go! Isang magandang araw ulit sa ating lahat. Ang ating pag-aaralan ay Find the Common Multiples or the LCM of 2 to 4 numbers using continuous division. This is the continuation of our lesson 6. So, sa lesson na to, tingin ko ay hindi kayo mahihirapan. Kasi, meron na tayong basehan kung paano pagkuha ng LCM. Dahil, ito ay may kaugnayan sa ating nakaraang aralin. So, huwag na natin patagalin, umpisahan na natin ang pag-aaral sa araw na to. So, sa pag-uumpisa ng ating aralin, balikan natin kung ano ang ibig sabihin ng multiple. Ano nga ba ang ibig sabihin ng multiple? Multiples is the product obtained when multiplying a number by a counting number. Example, what are the multiples of 8? So, ano-ano nga ba yung mga multiples of 8? Una, 8 times 1 is equal to 8. 8 times 2 is equal to 16. 8 times 3 is equal to 24. Then, 8 times 4 is equal to 32. Ang pagkuha ng multiples ay parang skip counting lang din. So, the multiples of 8 are 8, 16, 24, and 32. So, isunod natin ang common multiple. Anong ibig sabihin ng common multiple? It's a whole number that is a shared multiple of its set of numbers. The next one, least common multiple, is the smallest common multiple to two or more numbers. So ngayon, i-explain or ipapaliwanag natin kung ano naman ang common multiple at least common multiples. So alamin na natin kung anong ibig sabihin ng common multiple at least common multiple sa pamamagitan ng example, syempre. What is the common multiples of 4 and 8? So we're going to list down all the multiples of 4 and 8. Kung paano natin makukuha, multiply lang natin to ng 4 times 1 is equal to 4, 4 times 2 is equal to 8, 4 times 3 is equal to 12, 4 times 4 is equal to 16, and 4 times 5 is equal to 20. So, these are the multiples of 4. At marami pang iba yan, hindi lang dyan nagtatapos. And 8, we have 8, 16, 24, 32, and 40. So, lima lang ang ating inilista sa kanila. So, what are the common multiples? So, meron tayong 8. Pareho silang may 8. At ang sumunod ay 16. Okay? So, wala nang iba sa ating inilista. So, 8 and 16. So, what is the least common multiple of 4 and 8? Since the common multiples are 8 and 16, hanapin natin yung smallest common multiple, which is 8. So, the least common multiple of 4 and 8 is 8. So, based on the previous lesson, we can solve the problem by finding the greatest common factor or GCF of a number by using continuous division. And we will apply the same steps in solving for the least common multiples. However, instead of multiplying all the common divisor, we will include the quotients to the last steps. So, example, what is the least common multiples of 10 and 15? Paano ba ito isasagawa?
ganito. Makinig. So, we're going to write the number horizontally, 10 and 15. Then, the division symbol. Then, mag-isip tayo ng prime number or prime divisor na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa, which is 10 and 15. One way para makatulong kung pag-isip natin, balikan natin ang divisibility rule natin. So, ano sa tingin nyo ang pwedeng i-divide sa kanilang dalawa? Ito ay 5. Yun. Then, i-divide natin. 10 divided by 5 is equal to 2. Then, 15 divided by 5 is equal to 3. So, our quotient are 2 and 3. So, siguro, wala na tayong maisip na prime number na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa. So, ngayon, paano natin kukunin ang LCM or least common multiple ng 10 and 15? So, tingkunin natin yung number na nasa left side at ang dalawang quotient nito. Multiply natin, 5 times 2 times 3 is equal to 30. So, ayan ang least common multiple ng 10 and 15. So, meron pa tayong isang paraan kung paano pagkuha nito. So, nibigay ko yung una. So, tingnan natin naman itong pangalawa. Alright, 10 and 15 horizontally. Then, the division symbol. Then, 5. So, 10 divided by 5 is equal to 2. Then, 15 divided by 5 is equal to 3. Ngayon, mag-isip tayo ng isa pang number na pwedeng i-divide sa kanila. Since wala, gamitin natin yung isa. Anong number na pwedeng i-divide sa 2? Yan ay 2, di ba? So, i-divide natin, 2 divided by 2 is equal to 1. And then, yung 3, dahil hindi pwedeng i-divide sa 2, ibaba lang natin siya or kokopyahin natin. And then, ngayon, isunod naman natin ngayon yung 3. Ayan. Since 1 divided by 3 ay hindi siya pwede, kopyahin natin siya. Yung 1 lagay sa baba, then 3 divided by 3 is equal to 1. So, sa example na to, lahat ng number na nasa baba or ang quotient niya ay magiging 1. So, tingnan natin. All the numbers at the left sides are 5, 2, and 3. So, pareho dun sa unang example na ibinigay ko. So, multiply natin 5 times 2 times 3 is equal to 30. So, yan yung dalawang paraan. Kung saan kayo mas mapadali, okay lang kahit saan sa dalawa ay pwede nyong gamitin. Therefore, the LCM of 10 and 15 is 30. Okay, sa ating susunod na example, inanyayahan ko kayo na makinig at intindihing mabuti itong susunod na example natin. So, what is the least common multiple of 4, 8, and 10? Okay, sasagutin na natin. So, 4, 8, 10, the division symbol. What is the prime divisor used to divide 4, 8, and 10? Since ang 4, 8, at saka 10 ay even numbers, so papasok dyan ang divisible by 2. So, i-divide na natin. 4 divided by 2 is equal to 2. Then, 8 divided by 2 is equal to 4. Then, 10 divided by 2 is equal to 5. So, meron tayong quotient na 2, 4, and 5. Mag-isip tayo ng isang prime divisor na pwedeng i-divide sa kanilang tatlo. Wala, di ba? Kasi magkakaiba sila. Pero tingnan natin yung dalawa. Yung 2 and 4. Anong number na pwedeng i-divide sa kanila? Pwede ang 2. So, let us divide. 2 divided by 2 is equal to 1. 4 divided by 2 is equal to 2. And 5 divided by 2 cannot be. So, anong gagawin natin sa 5? Ibababa lang natin siya. Okay? Ngayon, paano natin kukunin ng LCM nito? Sabi ko nga, yung number na nasa left side at saka yung number na nasa baba, multiply natin. So, that is 2 times 2 times 2
times 5 is equal to 40. Tinanggal na natin o hindi na natin isinama yung 1. Okay? Kasi pag sinama mo yan, ganun din ang magiging sagot nito. For the another example, gaya ng ginawa natin kanina, 4, 8, 10. So, 2 ang divisor natin. 4 divided by 2 is 2. 8 divided by 2 is equal to 4. 10 divided by 2 is equal to 5. Then, 2 ulit ang ating divisor. 2 divided by 2 is equal to 1. 4 divided by 2 is equal to 2. Then, 5 divided by 2 cannot be. So, bring down 5. Ngayon, mag-isip tayo ng number na pwedeng i-divide sa 1 to 5. O wala. So, kung wala, unahin na natin yung 2. Gamitin natin ang 2. So, yung 1 divided by 2 cannot be. So, copy or bring down 1. 2 divided by 2 is equal to 1. Then, 5 divided by 2 cannot be kasi may sobra siya. Kopyahin lang natin. So, ibababa natin yung 5. Isunod naman natin ngayon yung 5. So, 1 divided by 5, bring down 1, bring down 1, then 5 divided by 5 is equal to 1. So, napansin nyo, lahat ng ating quotient o number sa baba ay 1 lahat. Ngayon, para makuha ang least common multiple nito, ay i-multiply natin yung mga number na nasa gilid niya, which is 2 times 2 times 2 times 5 is equal to 40. So, pareho lang din sila dun sa unang example na ipinakita ko sa inyo. Therefore, the LCM of 4, 8, and 10 is 40. So, sa example na to, gamitin lang natin yung isang halimbawa na ginamit natin kanina. Okay? So, what is the least common multiple of 12, 15, 18, and 30. So, write the number horizontally. 12, 15, 18, 30. Then, think of a number para i-divide natin sa kanilang apat. 12, 15, 18, and 30. So, ano kayang prime number or prime divisor na pwedeng gamitin sa kanila? 2. Pwede bang 2? Ang 2 ay hindi pwede sa 15. So, 3. Okay, gamitin natin ang 3. Ngayon, i-divide natin yung 12 divided by 3 is equal to 4. 15 divided by 3 is equal to 5. 18 divided by 3 is equal to 6. Then, 30 divided by 3 is equal to 10. Ang mga quotients natin ay 4, 5, 6, and 10. So, mag-isip ulit tayo ng number na pwedeng i-divide sa kanilang apat. Sa tingin ko, wala din kasi 3 consecutive numbers yung 4, 5, 6. Kung ganito yung case ng number natin, wala tayong makukuha o makuhang number na pwedeng i-divide sa kanilang tatlo. Ngayon, uunahin natin yung 4. Ano bang number na pwedeng i-divide sa 4? Okay? Pwede ang 2. Okay? So, 4 divided by 2 is equal to 2. Then, 5 divided by 2 cannot be. So, just bring down the number 5. 6 divided by 2 is equal to 3. Then, 10 divided by 2 is equal to 5. Okay? So, ngayon, yung mga quotient natin ay 2, 5, 3, 5. They are all prime numbers. So, ngayon, pagkuha ng LCM, multiply natin yung number na nasa left side at saka yung number na nasa baba. So, 3 times 2 times 2 times 5 times 3 times 5 is equal to 900. So, the LCM of 12, 15, 18, and 30 is 900. So ngayon, subukan nating gamitin ang continuous division sa pagkuha ng greatest common factor at least common multiple. Ibig sabihin, gagamit tayo ng isang paraan para makuha natin
ang dalawang sagot, ang GCF at saka LCM. So, umpisahan na natin sa example na to. Find the GCF and LCM of 18 and 24. Okay? So, 18 and 24, the prime divisor is 2. Okay? So, 18 divided by 2 is equal to 9 and 24 divided by 2 is equal to 12. So, the quotients are 9 and 12. Anong number na pwedeng i-divide sa kanilang dalawa? Pwede bang 2? Pwede sa 12, hindi pwede sa 9. Pwede bang 3? Yes. So, 3 ang gagamitin natin. So, 9 divided by 3 is equal to 3. Then, 12 divided by 3 is equal to 4. Ngayon, ang GCF nito ay, or the greatest common factor is 6. So, paano natin nakuha yung 6? Just multiply the number at the left side. 2 times 3 is equal to 6. E ano naman ang least common multiple nito? 72. Paano naman nakuha yung 72? Yan. Multiply the number at the left side and at the bottom. Or, i-multiply natin yung mga number na nasa left side at mga quotient nito. Which are 2 times 3 times 3 and times 4 is equal to 72. So, the GCF of 18 and 24 is 6 and the LCM is 72. Okay? So, pwede nating pagsabayin kunin ang GCF at LCM sa isang sagutan lamang. Sa sumunod na example natin, find the GCF and LCM of 12, 32, and 44. Subukan naman natin ngayon ang tatlong numbers. Okay? So, 12, 32, and 44. So, anong number na pwedeng i-divide natin sa kanilang tatlo? Na yan ay 2. So, 12 divided by 2 is equal to 6. 32 divided by 2 is equal to 16. Then, 44 divided by 2 is equal to 22. So, we have 16, 6, and 22. So, anong number na pwedeng i-divide sa kanilang tatlo? Since the number o lahat ng number na yan ay nagtatapos sa even number, that is divisible by 2. So, 6 divided by 2 is equal to 3. 16 divided by 2 is equal to 8. Then, 22 divided by 2 is equal to 11. So, tingnan natin yung mga quotient natin. 3, 8, 11. Magkakaiba sila. So, pag inisip natin, kung mag-isip tayo ng number na pwedeng i-divide sa kanilang tatlo, sa tingin ko, wala. Yung isang number lang na pwede sa kanilang tatlo, wala, di ba? Kasi 3, 8, 11. So, ngayon, the greatest common factor is 4. So, paano nakuha yan? Just multiply yung the number at the left side, which is 2 times 2 is equal to 4. Ngayon, puntahan naman natin yung least common multiple. So, paano naman natin kukunin? Kung i-multiply natin yung 2 times 2 times 3 times 8 times 11, parang medyo malaki ang ating gagawing mga multiplication process. So, pwede pa natin tong bawasan. Ipagpapatuloy lang po natin yung prosesong ginawa natin kanina. So, mag-isip tayo na pwedeng i-divide sa 8. Ano kayang pwedeng i-divide sa 8? That is 2. So, kopyahin natin yung 3. 8 divided by 2 is equal to 4. Then, 11 divided by 2, hindi siya pwede. So, kopyahin din natin yung 11. So, ngayon, meron pang isang number na pwede pa nating i-divide. Iyan ay 4. So, gagamitan natin ulit siya ng 2. So, kopyahin ulit natin yung 3. 4 divided by 2 is equal to 2.
Then, 11 divided by 2 cannot be. Kopyahin natin yung 11. Okay? So, ngayon, paano natin kukunin ang least common multiple nito? So, multiply natin yung mga number na nasa left side at saka yung mga quotient nito. Numbers are 2 times 2 times 2 times 2 times 3 times 2 times 11. The quotient is 1056. Therefore, the greatest common factor is 4 and the least common multiple is 1056. Okay, so isa pang example tayo. Find the GCF and LCM of 6, 12, 30, and 36. So, apat na number ngayon. Okay? So, 6, 12, 30, and 36. Anong number na pwedeng i-divide sa kanila? I think number 2. So, 6 divided by 2 is equal to 3. 12 divided by 2 is equal to 6. Then, 30 divided by 2 is equal to 15. Then, 36 divided by 2 is equal to 18. So, 3, 6, 15, and 18. So, anong number kayang pwedeng i-divide sa kanilang apat? So, tingnan natin yung unang number 3, di ba? So, gamitin natin ang 3. So, 3 divided by 3 is equal to 1. 6 divided by 3 is equal to 2. 15 divided by 3 is equal to 5. Then, 18 divided by 3 is equal to 6. So, meron pa bang number na pwedeng i-divide sa 1, 2, 5, and 6? Yung isang number lang na pwede sa kanilang apat? I think wala. So, the greatest common factor or GCF is 6. Multiply lang natin yung dalawang number na nasa left side, which is 2 times 3 is equal to 6. Ngayon, paano natin makukuha yung LCM nito? Okay, pwede naman natin i-multiply agad yung 2 times 3 times 1 times 2 times 5 times 6. Pero, para sa mga hindi masyadong marunong mag-multiply sa malalaking number, pwede pa natin itong bawasan ng bawasan. So, yung 1 ay wala ng number na pwedeng i-divide, kundi 1 lang, punta tayo sa 2. Ang 2 ba may number na pwedeng i-divide? Meron. That is 2. So, yung 1, bring down natin. 2 divided by 2 is equal to 1. Yung 5 naman, divide natin sa 2, may sobra, so hindi siya pwede, ibaba lang natin. Then, 6 divided by 2 is equal to 3. Ngayon, 1, 1, 5, 3. So, wala nang number na pwedeng i-divide maliban sa 1 at saka yung sarili nila. So, ngayon, the least common multiple is 180. So, paano nakuha yung 180? Multiply natin yung number na nasa gilid or nasa left side at saka yung mga number sa quotient nito, which are 2 times 3 times 2 times 5 and times 3 is equal to 180. Hindi na natin isinama yung dalawang 1. Tinanggal na natin. So, therefore, the GCF is 6 and the LCM is 180. That's all for today. I hope you enjoyed the lesson. This is Teacher Rai saying God bless everyone and see you on my next video. And don't forget to subscribe for more updates. Paalam!